topic natin ngayong araw na ito ay gamutan sa bahay kung meron kayong ubo, sipon, lagnat, trangkaso, maaaring mild COVID case o baka hindi naman mild COVID case. Ano ang gagawin sa bahay kung hindi kayo makapacheck up at walang pera? Kasi marami naman sa COVID cases ay maaaring mild o baka walang sintomas. Pero kailangan meron din tayong gawin kung meron tayong mga sintomas. Itong ating COVID o coronavirus ay kahalintulad din ng ubo, sipon at trangkaso. So ang mga sintomas niya, may lagnat, merong ubo. Pag hirap na, pag malala na, merong hirap huminga, pero mabilis silang mapagod o nanlalata. Maaaring may masakit na ulo, masakit na kasukasuan, tsaka may sore throat. Ito po ang kadalasang nararamdaman kung merong COVID. Lahat sila, or almost lahat, ay nagkaka-fever. 83 to 99%. So dito po, 88%. Merong ubo, to yung ubo, 68%. Pero sabi ng iba, 57 to 82%. Yung nanghihina o parang pagod. Dito sabi 38%. Pero 44 to 70%. Ay nakaramdam din ito, sabi ng WHO, kasi pinag-aralan nila yung 56,000 na kaso. Ang iba pang mga nararamdaman, masakit ang ulo, nawawala ng pang-amoy, may sipon, may sore throat, may ubo na may plema, tapos giniginaw sila, maaaring nasusuka, at saka nagtatae. Yung iba naman, may chills, so sabi nga nila, giniginaw. Pero maraming nagsabi na wala silang ganang kumain. Mga 84%, 40 to 84% walang ganang kumain. Ngayon, ano ang gagawin natin kung mild COVID case tayo? Or sa panahon ngayon, una sa lahat talagang sinasabi naman sa atin, magpirmes tayo sa bahay. Huwag munang sasakay ng mga pampublikong sakayan. Tapos, imo-monitor ninyo ang sarili ninyo, magkuha kayo ng temperature, importante ang pahinga at pag-inom ng maraming tubig. Tapos, sana meron na kayong kakilalang mapagtatanungan nyo kung sakaling magkasakit kayo. Huwag kalilimutan, pag-alcohol, paghuhugas ng kamay. At kung kayo po ay mild COVID case, mas gusto natin magkaroon sana kayo ng sariling kwarto sana at saka sariling banyo. Pero kung hindi naman, ninyo sarili yung banyo ninyo, kailangan yung mga gripo, doorknobs, kailangan laging nililinis. Tapos iwas din sa paghawak ng mga halimbawa mga telepono, yung mga laging hinahawakan din ng ibang tao para hindi tayo makahawa. Tsaka sana yung sa pagkain natin, meron tayong sariling gamit sa pagkain, tsaka yung mga kubrikama o yung sa tulugan. Yan yung mga pangunahing dapat natin gawin. Ano pa ang iba natin gagawin, ano? Mag-isolate tayo kung may sintomas, kasi lalabas ang sintomas 1 hanggang 14 na araw pagkatapos mahawa. Tapos, importante ho talaga matulog, maraming fluids. Tapos, linisin yung mga pinto, hawakan, telepono, gripo, on and off ng ilaw. Tapos, ito po ang magiging gamutan natin kapag tayo ay nilalagnat. Una sa lahat, paracetamol ang kailangan. Kapag tayo ay nilalagnat, huwag po tayong gagamit ng aspirin. At pag may lagnat, dagdagan natin yung iniinom nating tubig. Tsaka huwag naman masyadong makapal yung damit. Kailangan medyo presko ang ating suot. May paracetamol na para sa adults at meron namang syrup para sa mga bata. Basahin na lang kung ano ang edad at ganun kadami ang ipapainom. Kapag may ubo, ituturo ko po sa inyo ang mga gamot. Kailangan pagkain na masustansya pa rin. Tapos marami hong nalulungkot o kaya nalilito pag ganitong may COVID. I-discuss din ho natin. Tsaka kailangan medyo alam natin ano yung mga gagawin natin at paano mapiprevent kumalat sa buong kabahayan. Ngayon, kapag inuubo naman, ang mga gamot sa ubo, kapag may plema, pwede ho yung mga carbocysteine sa adults tsaka sa bata,
or ambroxol or guaifenesin, mga pangpalabasuyan ng plema. Kapag ito yung ubo naman, pwede naman yung mga dextromethorphan o kaya yung butamirate citrate. Pwede rin ho tayong gumamit ng mga uminom ng honey, tsaa na may honey, luya o salabat. Tapos yung mga lemon, lalagyan din natin ng honey kapag inuubo tayo. Yan, nakakatulong po yung mga warm fluids. Pag inuubo, yung chest clapping nakakatulong din bukod dun sa mga gamot. Tapos mas kakain tayo ng mga pagkain mayaman sa vitamin C. Tapos ho, bukod dun, paano ho ba gumawa ng gargle, warm gargle? Kalahating kutsaritang asin sa isang basong tubig, imumumog natin. Sana kung kaya tumagal ng 30 seconds na pagmumog, 3 times a day kung kaya ninyo. Tapos mas kumain nga tayo ng vitamin C. Tapos ganun din ho yung pinya, meron siyang bromelain kasi anti-inflammatory. Mas kumain din tayo ng mga probiotics o yogurt. Ngayon, pag naman ho meron tayong sore throat, ganun din ho, magmumumog tayo ng salt water, yung asin sa maligamgam na tubig, masiinom tayo ng mga salabat o mainit-init na mga fluids, pwede ang lemon water din, tapos yung pag-steam inhalation, at mas kumain tayo. Isama na ho natin yung pagkain ng saging para magkaroon tayo ng potassium tsaka ng energy. Pwede ho yung mga warm, katulad ng warm soup, tapos yung mga hot na inumin, nakakatulong, steam inhalation. Yan, mga chamomile tea, nakakatulong din ho yan sa mga iinumin natin. Tapos yung paggamit ng humidifier para medyo mas mabasa-basa yung ating throat. Yan, pag naman ho may sipon o kaya may post-nasal drip, uminom ng mas maraming tubig, pwede ho yung mga saline water para dun sa ating ilong. Ito din ho, para to sa mga neti pot para matanggal yung mga sipon natin. Tsaka humidifier or vaporizer. Nakakatulong po lahat yan. Kapag may trangkaso naman tayo, makakatulong yung mga humidifier. Honey, ilalagay sa tsaa or sa lemon. Pag yung mga babies natin, pwede tayong gumamit ng mga suction para matanggal naman yung sipon. Tapos pwedeng bigyan ng mga gamot tsaka warm fluids din. Isa rin hong sintomas ay yung pagtatae. So, una sa lahat, kailangan i-hydrate. Ituturo natin paano mag-hydrate. Mas kumain tayo ng banana, rice, apple tea, tsaa, tapos lugaw. Tapos mas pakainin natin ng mga probiotic. Ituturo ko po yan. Ano yung gagawin natin? So, una sa lahat, kapag nagtatae, importante ho ang Oresol or yung mga oral rehydration salts. Meron hong nabibili, ganito, nasa sachet, or minsan naman, nakabote siya. May mga brand names ho yan. Ngayon, paano pagpainom nito? less than 2 years old o mas bata sa 2 years old yung nagtatae, ang pagbigay ho, pwedeng i-dropper natin, 50 to 100 ml. Di ba may ml yon? Kada pagkatapos tumae. Pag 2 years old at hanggang mas malaking bata na, pwede natin bigyan 100 ml kada pagkatapos tumae. Tapos yung mga 10 years old hanggang adults, yung mga adults na katulad natin, hanggat kayang uminom o hanggat gustong uminom ng mga Oresol, ORS, pwede ho nating bigyan ang mga brand names. So, nung mga ORS, meron na tawag na Glucolite, Hydrite, Pedialyte. Tapos, pakainin natin o ituloy yung pagbe-breastfeed sa mga sanggol, tuloy-tuloy po. Tapos, yung pagkain ng mga children at mga adults, tuloy-tuloy pa rin. Pwede tayong magbigay ng mga probiotics, lactobacillus o saccharomyces. Pagdating naman ho sa gamutan, binibigay nila ngayon yung Rasecadotril o Hydrasec. Meron ho yung 10 mg sachet, 30 mg sachet, or yung 100 mg capsule. So, tignan ho natin kung saan tayo nagpo-fall, anong edad para dun sa dami ng ipapainom.
Nakakatulong din yung pagbibigay ng mga zinc. May drops o zero po ang nabibili dito sa Pilipinas. So pag 6 months pataas, pwede hong bigyan ng 2 ml sa loob ng 14 na araw. So in drops ho yan. Pag mas malaking bata, syrup naman, 5 ml once a day for 14 days. Ngayon naman ho, kailan ba natin bibigyan ng antibiotics? Kailangan ba ng... Una ho sa lahat, kung virus ho ang dahilan, hindi natin kailangan ng antibiotics. Pero tignan ho natin kung may infeksyon na galing sa bacteria, dumidilaw na ba yung plema, tapos o kaya yung mga taong maga o inflamed na yung tonsils nila, yung may tinatawag na tonsillitis, yun ho yung bibigyan ng antibiotics. So itanong nyo dun sa kakilala nyong doktor o nurse. Tapos ho, sino ba ang pupunta sa ospital? Kapag hirap na ho na huminga, tapos nanghihina na, yun. Marami na ho tayong mga ospital ngayon, merong mga triage area. So sila na ho ang magsasabi kung kailangan kayong i-admit o hindi. Pero yung mga ospital natin, nakita namin, may mga tents ho sila. So kung hindi ho kayo makadecide, kung kailangan nyo magpa-admit, pumunta lamang ho kayo. Huwag ho kayong mag-aatubiling pumunta dun sa ating mga lugar na paggamutan. Sa tandaan, para ho tayo gumaling, yung mga basic na gagawin natin, isa-isip ho natin. Baka yun lang ang kailangan natin. Yung mga paracetamol, yung mga nabibiling gamot dun sa ating mga butika, pahinga, inom ng fluids, kain ng masustansya. So sana gumaling tayo, ilagay natin sa isipan natin na gagaling tayo. Salamat po.